Kumusta mga ka-shock? Nawa nasa pinakamabuti kayong kalagayan. Isa naman reaction video mula kay kapatid na Jomar Bobek TV. Ang Diablo ay isa din anghel pero tumalikod sa Diyos Ama na lumikha sa kanya na gusto din niya palitan ang amang nasa langit kaya tinapon siya sa kailaliman ng walang hangang lalim at nasaraduhan ito ng banal na espiritu ng Diyos ng 1,000 taon. Pakakawalang siya pag malapit na ang paghuhukom para dayihin ang singdami buhangin sa ibabaw mundo na walang pananampalataya sa Diyos Ama. Kaya mga kapatid at kaibigan, bantayan natin ang atin sarili, baka isa na tayong nadaya ng Diablo na paparusahan ng Diyos pagdating ng araw ng paghuhukom. Therio na panuuri na natin at mag-subscribe na sa amin, Therilets. Likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay nilikha niya ang mga anghel. Ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang na may karunungan, emosyon at kalooban. Sila ay may kalayaang magpasya. Alam nila kung ano ang mabuti at masama. Ang mga katangiang ito ay kapwa-taglay ng mabubuti at masasamang anghel. Sa Biblia, maraming katawagan sa mga anghel ng Diyos. Sa langit ay may hindi mabilang na mga anghel, na mga espiritong tagapaglingkod. Pero alam nyo ba na si Satanas na tinatawag na Diablo ay isang anghel ng Diyos noon at pinakamaningning sa lahat ng mga anghel sa panahon niya? Hindi, isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat mga kapatid at mga mahal na kaibigan. Maligayang pagbabalik po muli dito sa ating munting channel. Salamat sa Diyos sa lahat ng sumusubaybay sa channel na ito. Sana po ay nasa mabuti pa rin po kayong kalagayan na abutan ang video nito. Sapagkat tatalakayin naman natin sa episode na ito ang anghel na isinumpa. At bago tayo magpatuloy at kung gusto mong ma-update sa ating magagandang content na kapupulutan mo ng kaalaman, ay pakipindot mo na ang subscribe button. At pakikalimbang na rin po ang kampana ni Kampanerang Kuba sa ibaba ng video nito para lagi po niya kayong ma-update sa ating mga bagong video. Maraming salamat po! Ba, siya nagkasala at itinapon sa lupa itong si Satanas para dayain ang sanlibutan. Saan nga ba siya nagmula? Ayon sa Isaiah chapter 14 verse 12, 13 hanggang 15. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Gayunmay, mababasa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Ito rin po ang nabanggit sa libro ni Propeta Daniel. Ayon sa Daniel chapter 8 verse 10, umabot ang kapangyarihan nito hanggang sa kalangitan at pinabagsak sa lupa ang ilan sa mga bituin at tinapakan ang mga iyon. Si Satanas din ang dumaya sa unang tao na sina Eva at Adan, at siya din ay pinatotohanan ng mga talata sa Biblia na dumaya sa maraming bansa. Ngunit paano nga ba nagkasala si Satanas? Ayon sa Obadiah chapter 1 verse 3 and 4, nilinlang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitolyo mo'y nakatayo sa batong buhay, dahil ang tahanan mo'y nasa mataas na kabundukan. Kaya't sinasabi mo, sinong makapagpabagsak sa akin? Kasintaas man ng pugad ng agila ang iyong bahay, o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay. Hahatakin kitang pababa at ikaw ay babagsak. O
kahingahingang ang pagiging mayabang at paghahangad ng labis, ano pat gusto maghangad ng mga bagay na hindi ikabubuti, ang mga ito ay ang mga bagay kung bakit ang anghel na maningning noon ay ibinaba ng Diyos. Ayon sa Pahayag chapter 20 verse 2 hanggang 3, sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa bangin na walang kasing lalim, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Si Satanas ay may magandang kalagayan na sa langit at nasa kanya na ang kapangyarihan na wala sa ibang mga anghel. Ngunit naghahangad pa ng labis at nagkasala sa Diyos. Ito ang mga bagay na huwag naman sanang tularan ng mga hinirang. Si Satanas ay halimbawa ng mga lingkod na nadaig ng inggit at paninibugho, paghahangad ng labis, anot gusto pang maging Diyos. Ngunit, ano ba ang sasapitin ni Satanas sa araw ng kawakasan o paghuhukom? Maliit ba ang parusa ang kanyang tatamuhin sa Diyos? At ano ang tatamuhin ng mga sumusunod o nadaya ni Satanas? Ayon sa Pahayag chapter 20 verse 4, 5 hanggang 10. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito at isasama sa pakipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinipok ang mga kampon ni Satanas, at ang Diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asopre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ito ang malagim na sasapitin ng mga tao na nadaya ni Satanas. Isang anghel noon ng Diyos, maningning na bituin sa umaga, pinahirang kirubin at nagpasuko ng maraming bansa, ngunit paparusahan sa araw ng paghukom. Ano man ang matamo ng tao sa lupa, ano man ang karunungan at katanyagan na makuha ng tao sa buhay na ito, lagi nating tatandaan, tayong mga tunay na mga Kristiyano ay hindi dapat lumimot sa Diyos. Laging magkaroon ng mapagkumbaba na puso at banal na takot sa Panginoong Diyos. Huwag nating tularan si Satanas na dahil sa katanyagan at kapangyarihan ay nagtaksil sa Diyos at hindi na naglingkod. Kung sana lang hindi naging mayabang at mapaghangad si Satanas, sa tingin nyo, ano ang buhay natin sa mundong ito? Hindi man nangyari, ngunit tayo ay naglalakbay lamang. Kaya habang may oras, panahon, ay igugol sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na lumalang sa atin.